Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na hindi mahihirapan ang mga lokal na mga opisyal na humingi ng tulong kay Pangulong Rodrigo Duterte para mapabilis na makabangon matapos manalasa ang bagyong Rolly. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kalyado man sa politika o hindi, basta't nangailangan ng tulong, aayudahan ng punong ehekutibo. Dapat din anyang pairalin ang diwa ng bayanihan ngayong may kalamidad. Sa mga taga-Katanduanes, una-una, hindi po kayo pababayaan, hindi kayo kalilimutan ng ating presidente. Narito po tayo ngayon sa Ground Zero para ipakita ang suporta ng presidente sa lahat ng mga naging biktima ng Super Typhoon Rolly. Lahat po ng mga pangangailangan nyo, sisikapin natin na dalhin dito by air, by land, by sea. At huwag po kayo mag-atubili dahil ang presidente po walang politika yan. Lahat po ng mga nangangailangan bibigyan ng tulong. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 26 million pesos na halaga ng assistance ang naibigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng bagyo. Nakapagbigay na rin ang Department of Health ng 540 million pesos na halaga ng hygiene kits at collapsible water drinking containers at 402 million pesos na halaga ng mga gamot. Sa panig naman ng Department of Energy, pinakilos na nila ang Task Force Kapatid kung saan ang Region 8 Electric Cooperative at Isabela Electric Cooperative ay patungo na ng Bicol Region at Marinduque para tumulong sa pagbabalik sa supply sa kuryente. 60 tonelada ng relief goods at supplies naman ang ikinarga sa BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard na ngayon ay patungo na sa Catanduanes. Sa panig ng Department of Public Works and Highways, 26 na road sections na ang nalinis at maaaring madaanan ng mga sasakyan. Sinabi naman ni Catanduanes Congressman Hector Sanchez na kailangan na maayos agad ang mga ospital at supply ng tubig at kuryente dahil sa matinding pinsala ng bagyo. At ito pong mga pangangailangan po natin na basic needs like ito pong electricity, of course, under ng NEA, pero siyempre matatagalan po ito dahil 90% ang damage ng ating kuryente. At the same time, tubig, maybe sa luwa, at ito po ay matatagalan bago din magkaroon ng tubig ang bayan ng Berac at ang ibang mga munisipyo. Sa pinakahuling talaan ng Department of Agriculture, pumalo na sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng agrikultura ang nasira habang 4.6 bilyon pesos naman halaga sa sektor ng infrastruktura. 20 katawang naiulat na nasawi sa bagyong Rolly. Chona Yu, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayag Nag-uusisa.